Magandang araw po sa ating lahat, mga kabalbon. So, bago tayo magsimula dun sa ating topic, shoutout muna po tayo. Shoutout muna kay Sir Pabs Abarty Pabs, Legit Tari Mikel. Napakagaling na maker, paggawa ng tari. May natapos na naman siya ngayon na tari. Uli tayo nagpagawa ng tari sa kanya, tatlong piraso pa rin. Napakaganda, maganda yung pakadali. So hindi pa sa atin dumating, ipapadala pa lang niya mamaya daw. So Sir Pabs, shoutout sa iyo dyan. Ingat po palagi, lalo na sa trabaho. Yun, subscribe natin si Sir GR Barcelon YouTube channel niya. Doon natin makikita yung mga gawa niyang tari. Napakapulido. Yun. Good morning, good morning, good morning mga kabalbon. I-share ko lang sa inyo itong inahin ko na balbaro na hindi siya na lusawan, no? Ito isang tips para sa mga backyard katulad ko na backyard breeder. Ito hindi po natin alam, ito ang karamihan hindi po alam yung mga sequence ng manok na hindi po nagtutunaw. So, ang nangyari dito sa inahin ko, siya ay laging nandyan lang sa kulungan. Naisipan natin itong ibaba kasi nakakawalang stress kasi ito kapag nakikita natin yung ating alaga na nasa lupa. So nilagay ko siya sa lupa nung nakaraan. So paglagay natin sa lupa ay kung ano-ano yung kinakain niya sa lupa. So yun, hindi natin napansin na siya pala ay hindi na naglusaw ng kumpain. So pakain lang tayo ng pakain, hindi ko na, nung binalik ko sa kulungan, pakain lang ako ng pakain, hindi ko man lang napansin na hindi na pala siya naglulusaw. So bali lagpas ng 2 weeks bago ko napansin kasi hindi na siya kumain, tapos malungkot na siya diyan sa kulungan. So ngayon ginawa natin, kinuha ko siya. Tapos nung kinuha ko, nagulat ako. Napakapayat na. Tsaka ang laki ng niya, butse. Hindi, yun na. Naisip ko talaga yung pagbaba ko sa kanya sa lupa. May nakain siya tapos hindi kaya-aya, hindi naglusaw. So yun, hindi ko siya napansin na ganun, na tagal bago napansin, lagpas ng 2 weeks. So parang nawala na ako ng pag-asa sa kanya na maka-survive ko. Pero ginawa ko pa rin yung yung best para sa kanya na gumaling lang. So binilihan natin siya ng Bullplex agad, tapos Premoxil. Yung Premoxil na yan ay yung powder lang sa tubig. So ayaw na niyang uminom, kahit nilalagyan ko dyan sa patukaan niya, ayaw na niyang uminom. So ginawa natin, bumili tayo ng malinis na bagong hiringgilya. So ginawa ko, isinubo ko sa bunganga niya yung may laman na hiringgilya. Pinupuno ko yon, yung 10cc na hiringgilya. So bali nakaka-sampo ako
umaga, tanghali at saka hapon. Yun ang ginagawa ko. Sinusubo ko sa bunganga. Yung ano, dahil ayaw na niyang uminom. Tapos tumatamlay siya, tumatamlay. Tapos straight na 3 days na bigay ng Bulflix Kikyo umaga at hapon. At saka straight din na Primoxel yung ginawa natin. Tapos yun, nagkikitaan natin ng sign na parang gagaling siya. Unti-unting nalulusaw yung kinain niya dun sa butsi. So nung gusto na niyang kumain, unang-una nating binigay ay yung kanin, yung malambot na kayang lusawin niya. So hanggang ngayon, kanin pa rin yung pinapakain ko. So bali, pinipitik-pitikan ko lang siya ng konti sa ng pagkain nilang pangmanok. So makikita natin, yan na siya. Siguro tuloy-tuloy na itong gagaling. Yan yung signature line natin yan, na Balbaro. So crossbreed yan ng Crazy Horse, White Crazy Horse yung crossbreed niyan. So yan yung mga ano, linyada nating mga winning line. Kaya ano, love na love ko yan, dahil yan po ako nakilala dito sa Balbaro na yan. Balbaro, sa mga Balbaro. So bali, meron niya mga kapatid, nabili na rin sa atin. Tsaka ito lang yung tinira ko. So bali, yan na lang yung natira, yung inahin na yan. Kaya ginawa natin yung ano, para ma gumaling siya. So yun, parang ano, magagaling nga kasi yo, maliksi na siya. At saka bumabalik na yung pula ng katawan niya. So nung nakaraang araw, bali binigyan ko na siya ng ano, ng B complex. Yung ginamit natin ay yung Belamil. So 0.5 cc lang. 'Yun. Ayan oh. Pero ano, yung katawan niya talagang payat na payat pa rin. Pero may susurvive po rin yan. So yun lang, sana nakapagbigay ako ng tips sa mga baguhan, backyard katulad ko, na masikip yung lugar. So bali, punong-puno kasi yung lugar dito, masikip. Kaya nasa kulungan lang talaga sila pag hindi pa ginagamit. Tulad yan, yung kulungan na yan, merong mga laman, pati yan, may laman yan. Yung laman yan, yung mga inyong dito, dalawang ano, winner na natin. Tapos doon, puno rin yon, nandun yung tatlo nating sisew na ina-update lagi. Ano, so malapit na sila mag 2 months ngayon. Sa October 13, 14, 15, 2 months na sila. So update ko pa rin yung magiging paglaki nila para nasusubaybayan din. Tsaka yung mga gawain at tsaka vitamins sa binibigay natin. So yun, ito yung ano, natitira sa aking Balbaro. Yan po yung ating gagamitin ulit para maparami natin ulit. So iku-cross ko sila dito sa White Hats ng Suliman. Yan, pumupula na yung mukha niyan. Malapit na siyang magkaroon ng asawa. Ito, bloodline itong White Hats na to ay ano, White Hats Crazy Horse to. Yan, pero hindi siya Crazy Horse. Crossbreed kasi ng White Hats to. Ganun din to. Yung White Hats na to ay crossbreed ng
pumpkin at saka white crazy horse. So yun, hanggang dito na lang muna yung vlog ko. So maraming salamat sa mga sumusuporta.